A blessed day to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. Right here at Jesus Comfy Cavite Page. And now, let's welcome Pastor Ruben Louis Russet. God is good. Yes, all the time. God is good. Sabay-sabay. God is good all the time. Thank you, Lord. God is good all the time. Amen. God is good all the time. And all the time, God is good. Good evening po sa ating lahat. We welcome you to OPM Online Prayer Meeting. Live into Jesus Comfy Church. Monday to Friday, 7 p.m. to 8 p.m. at Pastor Roban. Mapagpalang gabi sa mga kapatid natin. Ayan, thank you Lord Jesus for joining us on our digital evangelism. Muli, pinapaalala po sa atin ang ating role sa pagbabahagi ng kanyang salita. Kaya sama-sama, let us share this live video. Praise God. At pakitag na rin yung ating mga mahal sa buhay. Pakiclick na yung share. Yan! Share! Done! Praise God! Praise God! At ngayon po ay sineselebrate natin ang Araw ng Kagitingan. Thank you, Lord! Sa ating mga faithful na mga frontliners, mga health workers. Ayan, praise the Lord sa buhay niyo. Dalangin namin na kayo'y lalong ingatan ng Panginoon, protektahan ang iyong buhay at ang inyong mga pamilya. Praise God sa mga frontliners natin. Ayan, salamat po sa mga nag-share ng ating live video. Binabati namin kayo dito sa OPM, Sister Neri Bantugon, Corazon Ilaga, Sis Lola Ninang Amor, good evening Raymar Cabrera, good evening Mami Ading, praise God, Sister Erlinda Manalat. Sabay-sabay, magpuri tayo sa Panginoon at luwalhatiin natin siya. And siyempre, hingin natin yung gabay niya sa gabing ito. Manalangin tayo ulit. Close eyes and bow our heads. Panginoon, maraming salamat. We thank and bless you. For you are good and great, giving and generous. Maraming salamat po, Panginoon. Tonight we pray in Jesus' name and by the power of your Holy Spirit that you will speak to us and through us, Lord. Tonight we want to experience your power, your presence, your glory, and your goodness and peace in our lives, Lord God. Salamat po. Patuloy nyo nga pong ibuho sa amin ang mga pagpapala upang kami ay patuloy na maging pagpapala sa marami. Kasabay nito, ito'y magiging paglilingkod namin sa iyo, O Diyos. Salamat, Lord. Tonight, we pray for your wisdom, Lord. We pray for your power to move in our midst. Kahit po nasa tahanan kami, saan mang kaming lugar, Panginoon, saan mang sulok ng mundo, alam ko, Panginoon, as we gather in your name, as you said in your word, that you dwell in the praises of your people. 2 or 3 gathered, Lord, in your name, that you are in the midst of us. Kaya Panginoon, samahan niyo po kami. Hayaan niyong maranasan namin ang inyong kapangyarihan, ang iyong presensya, Lord God. And join us, Father, by your Holy Spirit, na patuloy pong magturo, patuloy kang mag-encourage sa amin, na kahit na mga naka-lockdown, nasa tahanan, limited ang paglabas, we can still serve you. Patuloy kami maglilingkod, Panginoon. Kaya tonight, Lord, itinataas po namin ang lahat ng ito, Panginoon. Tulungan niyo po kami na ikaw ay maluwalhati sa aming kalagitnaan. Maraming salamat, Lord God. Muli, ang mga awitin na ito ay pasasalamat, pagpupuri, pagsamba sa iyong makapangyarihang pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Praise the Lord. Salamat sa Diyos. Palapan natin ang Panginoon. Buhay! Thank you, Jesus. Ayan, good evening po sa ating lahat. We welcome you to OPM Online Prayer Meeting Live dito sa Jesus Comfy Church, Mondays to Fridays, 7 p.m. hanggang 8 p.m. Ako si Pastor Robert. Kung kakapasok mo pa lang dyan, type mo, new blessing. Ayan, good evening sa aking asawa, Sister Belle. Ayan, salamat sa Panginoon, Brother Edward. Konbawa po dyan sa mga kapatid natin sa Japan, Sister Tess Gomez, Mami Kylie, Sister Ethel Raff Dasay, Sister Novi, Mami Beng, Montoya Michelle, Kuya G-Boy, Brother Ding Dong, good evening. Ayan, salamat sa Panginoon sa mga kapatid natin na patuloy na nakakaranas ng pagsagot ng Diyos sa kanilang buhay. Patuloy natin purihin
Pasalamatan ng Lord. Brother Edgy Cheng, we miss you, brother. Sister Gina and Cheryl Villaloan, God bless you. God bless you. Aawitin natin ang pamagat nito, nananabik. Nananabik ka na bang makasama ang Panginoon? Makita ang kanyang mukha. We want Jesus to come back. We pray for His second coming. And bago yun, mga kapatid, ishare na natin ang magandang balita. Patuloy tayong magbahagi ng pagpapala. Pakishare po itong live video na ito. Sari mga mahal sa buhay. Good evening, Sister Arlene Binson, Tita Lorna. Good evening, Brother JV, Sis Winnie. God bless you, God bless you. Ayan, Sister Grace. Good evening, si Yen Aguilar and Lorna Mayores. Ayan, God bless you po, mga sister. Pamagat nito, nananabik. Ayan, sabay-sabay tayo magpuri, umawit sa Panginoon, Sister Nida Aquino. Salamat sa mga pastars mo, Melanie Besaga. God bless you, sis. Ayan, Sister Lorna Tumbagahan Gonzales. God bless you po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Salamat sa patuloy na panalangin sa bawat isa. Tita Lorna Tumbagahan. Salamat din sa mga pastars. Praise God. Kaluwalhatian ay sa Diyos. Ayan, let us worship the Lord. Ang pamagat po nito ay nananabik. Na itakwil natin ang ating sarili, pasaninang krus, as we follow our Lord and Savior, Jesus Christ. Salamat po, Panginoon. Nais ka po namin maranasan. Join us as we sing this song to the Lord. Iisa lang ang nais ng puso, ang manatili sa piling mo, o aking Diyos. Yan din ba ang nais mo? Ang tanging ngiti ay makatahan sa iyong templo upang kagandahan mo'y mamasdan ko. It's our life. Itakwil ang sarili, pasanin ang krus, susunod sa iyo, Panginoong Jesus. Tapusin ang takbuhin hanggang sa wakas, hihintayin ang iyong pagliligtas. Buhay ang Panginoon, siya'y tapat sa habang panahon, ika'y mananatili aming Diyos at Hari. Walang katulad ang pag-ibig mo. Itakwil ang sarili, pasanin ang krus, susunod sa'yo, Panginoong Jesus. Tapusin ang takbuhin hanggang sa wakas, hihintayin ang iyong pagliligtas. Buhay ang Panginoon, siya'y tapat sa habang panahon, ika'y mananatili aming Diyos at Hari. Walang katulad ang pag-ibig mo, O Jesus, magpakailanman ikaw ang Diyos na walang hanggan. Sa'yo ang kaligtasan, lahat ng karangalan, lahat ng papuri sa pangalan mo. May maghihintay, Panginoon, at sa aming paghihintay, maglilingkod ng tapat
habang umaasa sa muli mong pagbabalik, Panginoon. Thank you, Jesus. Naghihintay sa pagbabalik sa iyong buhay, nananabik ang puso ko'y umaasa na makita't makapiling ka. Naghihintay sa pagbabalik sa iyong mukha'y nananabik ang puso ko'y umaasa na makita't makapiling ka. Thank you, Jesus. Buhay ang Diyos. Buhay ang Panginoon. Siya'y tapat sa habang panahon. Ika'y mananatili aming Diyos at hari. Walang katulad ang pag-ibig mo. Lahat ng karangalan, lahat ng papuri sa pangalan mo. O Jesus, magpakailanman, ikaw ang Diyos na walang hanggan, sa iyo ang kaligtasan. Amen. Lahat ng papuri sa pangalan mo. Salamat po, Panginoon. Sa iyo lamang ang papuri, karangalan, ang kaligtasan, ang kadakilaan sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Praise the Lord. Yes! Thank you, Jesus. Kapatid, kung sumabay ka sa pag-awit sa Panginoon, we know that God dwells in the praises of His people. Papuri! Pasasalamat sa ating Diyos sa kanyang kaluwalhatian. Salamat. Yung that song is Nananabik. Yan. Salamat sa Diyos. Praise the Lord. Kung kakapasok mo pa lang, we welcome ka namin dito sa OPM Online Prayer Meeting Live dito sa Jesus Comfy Church, Monday to Friday, 7 p.m. hanggang 8 p.m. O si Pastor Roban, sa mga first time dyan, pakitag naman dyan yung blessing. O kaya paki-comment, paki-bati yung mga kapatid natin. Good evening sa iyo, Sister Mira, Sister Faustina de la Cruz. Sa mga kapatid natin sa China, Sister Lee, God bless you. Ayan, praise the Lord, Sister Gian Tepok, yes. Cherry Clarion. Good evening po, Sister Corazon Ilagan. Ayan po rin ang Panginoon, Maria Monica Mercer Tamboho, Brother Oscar Corsiga, hallelujah. Salamat sa Diyos, Sister Nena de la Cruz, Mami Cynthia Saratica, God bless po. Brother Ken, Sister Che, the Divas. Ayan, salamat sa Panginoon. Purihin ang Diyos at binabati din natin mga kapatid natin sa ating J Comfy Canada. Praise the Lord. Good evening, Sister Charity and Sister Sister Ara, Brother Roy Limpin, Pastor Ray, Brother Tweety. Good morning po pala dyan sa inyo sa Canada. Ayan, umaga dyan. Salamat sa paggising sa umaga. Purihin ang Panginoon. God bless you more and more, Brother TG. God bless. Ayan, Sister Josel. Binabati natin mga kapatid natin sa Nasugbu, Batangas. Brother Manda, Sister Lorraine. Pwede yung si Brother Correct. Kasama din natin yan. Ayan, salamat sa Panginoon sa ating Chicago, sa ating California, Macau, ganun din sa ating Comfy, Greece, Pastor Bone. Good evening po, Sister Ching Gonzalez,
si Bishop Ricky, Reverend Joel, mga kapatid natin sa pananampalataya, Brother Ronel, Sister Kay. Ayan, patuloy ang paglilingkod sa Panginoon. Ano man ang sitwasyon. Hello sa iyo, Ate Jane, P-Target. Hello, hello. Good evening, good evening. Ayan, salamat po, Sister Luz Laza, sa ating Tita Lorna Avelino. Again, muli po ini-invite namin kayo to join us on our digital evangelism. Sama-sama po nating ibahagi ang pagpapala ng salita ng Lord. If we will do good, it's just to share the word. Pakishare po yung live video. Pakiclick po yung share dyan. Ayan, salamat sa Panginoon. Mami Beng, pinagaling ka na ng Lord. Salvador Makadangdang, new blessing. God bless you, Brother Salvador. Hello sa iyo, Sister Aba Pasis, si Sister Yayay, si Brother Ken, Brother Jesus Magay. Ayan, salamat sa Panginoon. Ate Ruth, good evening din. Salamat sa Diyos. Ayan, kakatapos lang natin umawit. Papunta na tayo sa Word of God. Pero bago yan, coffee break muna tayo mga kapatid. Thank you, Jesus. Dagdag kalaman, matutuklasan dito sa Coffee Break. Presented by OPM Online Prayer Meeting. Yes, ang ating coffee break question. Hulaan natin kung saan to galing, chapter and verse and book. Sabi rito, sinabi ng Diyos, dininig kita sa tamang panahon at tinulungan kita sa araw ng kaligtasan. Kaya makinig kayo! Ngayon na ang tamang panahon, ngayon na ang araw ng kaligtasan. Ito po yung matatagpuan sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2. It tells us that today is the day of salvation. Now is the time to be saved. Alam niyo po kung bakit hindi sinabing bukas na, hindi sinabing next week na, hindi sinabing next month or next year or after 2 or 5 years. Because hindi natin alam po anong mangyayari bukas. Hindi natin alam kung kailan babalik ang Panginoon, pero ito sigurado, babalik siya. At bago siya bumalik, gusto niya na tayo ay maligtas, makatanggap ng ginawa niya sa krus para sa atin, yung pagbayad ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaya kung ikaw nanonood, nakikinig, ngayon na po yung panahon na ikaw ay maligtas. Hindi bukas, ngayon ka na magdesisyon na isuko mo ang sarili mo sa Panginoon Jesucristo. Tanggapin siya bilang iyong tagapagligtas. That's a good idea! Presented by OPM Online Prayer Meeting. Yes! Salamat sa Panginoon! Tuloy-tuloy ang gawain ng Diyos! Muli, binabati natin ang mga ating mga frontliners. Kayo po, mga buhay na bayani. Araw ng kagitingan, mga taong matatapang! Atapang katao, humaharap sa COVID, sa mga pasyente, sa mga frontliners natin, sa mga government officials, na talaga mga barangay officials, dito na nag-gumagawa ng kanilang duty. Maraming salamat sa inyong buhay. Patuloy namin ipinapanalangin kayo at kayo'y ingatan, protektahan ng Lord at ang inyong pamilya laban sa mga virus na kumakalat na ito. Kaya tuloy lang po sa paglilingkod sa bayan. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Diyos na buhay. Alright, thank you Jesus. Papunta na po tayo sa Word of God. Pero binabati namin yung mga kapatid natin nakakapasok pa lang tonight. Binabati namin kayo dito sa OPM. Welcome na welcome kayo sa online prayer meeting. Monday to Friday, 7 p.m. to 8 p.m. Live na live tayo dito sa Jesus Comfort Church. Ako si Pastor Roban. Ini-invite ka namin maging part ng digital evangelism. Paki-share tong live video na to. Hello sa iyo, Kuya Renzo. Yes, Brother Tree, salamat sa mga pagtatag ng mga mahal sa buhay. Sister Grace, good evening, Sister Tess. Praise the Lord, praise the Lord. Ayan, kung may Bible ka dyan, pakitype dyan, I am ready. We are studying the grace of God. How wonderful this grace is. Nakabuong at binigyan tayo ng Panginoon ng awitin. It's only by grace. Ayan, good evening sa iyo, Sister Gina Mendoza. God bless you, Ate Rica Del, Kuya Del. Buksan niyo po yung Bible niyo sa Romans chapter 12 verse 5 hanggang 7. Romans chapter 12 verse 5 hanggang 7. Good evening, Canon Padungaw. Canon Padungaw, good evening. Ayan, praise God, Patricia.
Good evening, Sister Princess, Sister Mira. Ayan, salamat sa mga kapatid natin for joining us on our Kingdom Partner Ministry. Ayan, salamat sa mga pastars. Ayan, iniipon lang natin yan. Ibabalita ako sa inyo kapag na-payout tayo sa church. Praise the Lord! Hello sa iyo, Crystal, Sister Ash, Karen! Hello, Tito Benny, Tita Nida. Good evening sa inyo, Sister Carla, Brother Manuin. Hello, Autumn. Good evening din po, Sister Lorna Cabrieto. Ayan, praise the Lord! Lahat ay walang... Lahat kayang gawin ni Lord, walang imposible sa Kanya. Kaya mamaya after ng word, meron tayong prayer. Kaya sabayan niyo po kami sa panalangin natin mamaya. Ayan, hello sa'yo, Brother Dave. God bless you. Alright, Romans chapter 12, verse 5 hanggang 7. I am reading in the New Living Translation. Sabi po rito, so, it is with Christ's body, we are many parts of one body, and we all belong to each other. In His grace, God has given us different gifts for doing certain things well. So if God has given you the ability to prophesy, speak out with as much faith as God has given you. If your gift is serving others, serve them well. If you are a teacher, teach well. Join us in the word of prayer. Father, we thank and bless you tonight. We just wanna praise you and worship you. Sa pagbuhos mo po, Lord, lahat ng mga talento, abilidad, galing sa aming mga aming lahat, Panginoon, sa aming mga buhay. Kahit sa aming pananampalataya sa iyo, Panginoon, hanggang ngayon ay patuloy mo kaming tinuturuan at ipinapakita mga ipinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat, Lord. We pray that your Holy Spirit will speak to and through us. Ngayong gabi, Lord, sa pag-aaral ng iyong salita, tulungan ka po kami, Lord, na maintindihan po ito. Maisabuhay at kami ay maging mga lingkod mo. Panginoon, maraming salamat po sa pagpuspos ng Banal na Espiritu. Mangusap ka po, Panginoon. Mangaral at magturo, makikinig kami sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And amen. Ayan, salamat sa Diyos. Good evening po sa ating mga kapatid. Welcome. We are finishing our Grace series. Kaya kung ikaw ay kasama namin, napanood mo even in our team replays, Mondays to Fridays, hanggang ngayon kasama ka namin, pakitype naman dyan, series completed. Praise the Lord sa buhay mo. Aba, napakaganda niyang record, ha? Complete attendance, Pastor. At the same time, marami akong natutunan. From Mondays, pinag-aralan po natin ang grasya ng Panginoon. It is a gift to us, for us to receive, na ito po ay nagliligtas. At ang kaligtasan natin ay talagang galing sa Panginoon. At wala po tayo may pagmamalaki. Grasya lang to ng Diyos. Kaya tayo may buhay na walang hanggan. Ganon din po. Makikita natin ang grace ay binibigyan tayo ng power and it is sustaining us. Kahit na may mga problema, it is sanctifying us. Pinapabanal tayo, kaya tayo nagbabago. Kaya may mga magagandang pagbabago sa buhay mo, sa buhay ko. At araw-araw binabago, it is because of God's grace. Kahapon pinag-usapan natin, it's God's grace for us to be givers. Maging generous, dating kuripot, dating hindi mapagbigay. Pero dahil sa grasya ng Diyos, natututunan po natin na magbigay, tumulong sa kapwa, at siyempre, tumulong sa gawain ng Panginoon. And now we will finish now yung ating grace series. It's about the grace to serve. Ang grasya ng Diyos sa atin, para tayo po ay makapaglingkod. Ayan, meron ka bang experience nung panahon na ikaw ay nanghihiram ng pera? Alright, Pastor, lagi. Nangungutang. Okay. Nung ikaw ay pinuutang ng malaking amount, di ba? Ano yung naramdaman mo? Di ba, somehow, wow, Lord, thank you, pinuutang niya ako. And alam mo yung sobra kang grateful na para bang gusto mo ang gawin lahat eh. No? Dahil yung inutang mo na yon, nakapagbayad ka ng bill sa ospital, bill sa bahay, nakapagbayad ka ng tuition ng mga anak mo. Very thankful ka, very grateful ka, halos na nga talagang araw-araw gusto mong magsabi ng salamat, salamat, pinautang mo ko. Ang laki po ng utang na loob mo sa tao na yon at ikaw na pinautang, speaking of utangs, di ba parang siyempre sa puso mo, darating ang araw, kapag ako naman ang nakaluwag-luwag,
Ayan. Tutulungan din kita. Ayan. May mga ganyan bang nakikinig kita, nanonood ganyan? Yung bang pag meron naman siyang kakayahang magbayad, ito na, ibibigay ko na. At sa tamang panahon, babayaran kita. Kaya, speaking of utang, mga Kristiyano, nagbabayad yan ng utang. Amen! Alright, salamat sa Panginoon. Kaya ako po ito tinanong sa inyo, syempre, you will feel for that person yung talagang concern, sincere thanksgiving, talagang yung pag-ibig mo nga sa tao na yun, grabe na lang eh. Diba? Salamat sa Lord, sa tao na ito, lagi ko siyang naaalala kasi talaga yung pinahiram niya sa akin. Naging ano, talagang way para maksolusyonan yung mga mabibigat na bills, bayarin sa buhay ko. And, gagawin mo lahat kapag yung tao na yun tumawag sa'yo na, oh, kailangan ko ng tulong. Sige, nandiyan ako. Diba? Anong mapaglilingkod ko sa'yo? Kasi dahil tinulungan mo ako eh. Ayan. Dahil binigyan mo ako ng pabor, I will return to you favor din. Ayan. Kaya ito po ay isang napakagandang halimbawa sapagkat sa buhay natin, tayong lahat, ikaw ako, merong nagbayad ng utang natin. Pinautang yung buhay natin sa atin. Binigay ito ng Panginoon sa atin. Meron tayong utang na loob sa Diyos. Malaki po yung pagkakautang natin sa Diyos sapagkat tayo pong lahat ay makasalanan. Tayong lahat, hindi po natin kayang bayaran ang kasalanan sapagkat ito'y kamatayan. Kaya nga binibigay ng Diyos at pinadala niya sa atin ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo para mamatay sa krus. Magbayad ang ating kasalanan at nung ikatlong araw na buhay, at ngayon, dahil tinanggap natin siya sa puso natin bilang Panginoon at tagapagligtas, aba, praise the Lord, meron ka ng buhay na walang hanggan. At yun ay talagang grasya ng Diyos sa buhay natin. And this grace of God that we are saved, mga kapatid, parang dun sa tao na inutangan mo, kung ikaw ay gagawin mong lahat ang para makapaglingkod, makatulong, in return of the favor na nakuha mo, ganun din sana ang aking panalangin sa Diyos. Dahil ikaw ay binigyan ng buhay na walang hanggan ng Diyos. God has forgiven you sa mga kasalanan mo. Ikaw ay nilinis, ginawang bago, binigyan ka ng panibagong simula. Mula tayo sa putik, pero ginawa tayo ng Lord, nilipat sa kadiliman, papunta sa kanyang kaharian sa liwanag. God has done many things in our life. He's so good to us every day of our lives. In return, tayo po ay maglingkod sa Panginoon. Tayo ay maglingkod sa Panginoon. Yung atin pong binasa kanina sa Romans chapter 12 verse 5 to 7, it illustrates that the church, it is like a body. Isa pong katawan pero maraming bahagi. Nandiyan ang kamay, paa, andiyan po ang tenga, mga mata, pero iisang katawan. And sabi rito, it is encouraging us na sabi rito, we are many parts of one body and we all belong to each other. Siyempre, isa lang ang ulo ng katawan. Sino po yun? Si Jesus Christ. Sabi niya sa verse 6, in His grace, dahil naging bahagi ka na ng katawan na yun, ikaw na nakatanggap na ng buhay na walang hanggan, ang totoo, naging bahagi ka na ng katawan as you continue to attend, kahit online. You are part of the kingdom of God. You are part of this one body of Christ, the church. Sabi rito, dahil ikaw ay bahagi na sa kanyang grasya, ng katawan ni Kristo, siya ang ulo, si Jesus, ang Diyos, God has given us different gifts for doing certain things well. Binigyan niya po tayo ng mga kaloob kung saan doon tayo magiging magaling para makapaglingkod tayo sa Diyos at sa mga kapatiran. Ibig sabihin, God has deposited in our life, alam mo yung talents, skills, abilities, para matupad yung purpose ng Diyos sa buhay natin. And hindi mo siya magagawa sa sarili mo, kundi bibigyan ka ng grasya ng Diyos para ikaw ay tulungan na mabuhay at matupad yung magagandang plano ng Panginoon sa iyong buhay. So sabi pa nga dito, so if God has given you the ability to prophesy, speak out with as much faith as God has given you. So, may mga tao na nagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang kailangan nilang gawin, magpahayag sila ng salita ng Diyos. If your gift is serving others, marami niyan. Sabi doon, serve them well. Ibig sabihin, kung ikaw ay binigyan ng heart to serve others, ito yung mga support ministry, mga tao na talagang patungkol sa paglilingkod sa mga kapwa, ayan,
Sabi doon, gawin mo yon ng maayos, mabuti. Kung ikaw ay guro, magturo ka ng mabuti. So, sinabi rin dito sa Tagalog, marami po. Kaya tayo na marami ay isang katawan kay Kristo at mga bahagi na sama-sama sa isa't isa, tayo ay may kaloob na magkaiba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin. Sa 1 Peter chapter 4 verse 10 to 11, same yung sinabi ni Peter sa New Living Translation, God has given each of you a gift from His great variety of spiritual gifts. Ibig sabihin ng Lord, lahat ng mga nanampalataya sa Kanya, God has blessed every believer with gifts. At minsan, iba-iba. Parang yung kamay, iba yung function ng kamay. Hindi pwedeng ipanglakad yung kamay, yung paa yung naglalakad, at hindi naman pwedeng ipanghawak yung paa, yung kamay yung panghawak. Yung mata, para sa paningin, yung tenga, pandinig. So, iba-iba pong bahagi. Merong mga unique abilities, gifts, binigay si Lord sa atin. Ang sabi rito, use them well to serve one another. Sinasabi ng Bible na ito pong mga abilities natin kung saan tayo magaling. Binigay ni Lord yan. At gusto ni Lord na gamitin mo yan to serve others. At sabi doon, hindi lang to serve others. Use them well to serve one another. Tingin ka rito, galingan mo. Diyan ka magaling eh, di ba? Galingan mo dyan. Have the spirit of excellence. Na kung ano yung binigay sa'yo ng Panginoon, marami pong mga gifts. Yung kanina sinabi, it's about prophecy, it's about teaching, it's about serving others. Ito po yung mga binibigay ng kaloob ng Panginoon. Sabi pa rito sa 1 Peter verse 11, chapter 4. Do you have the gift of speaking? Magaling kang magsalita? Then speak as though God Himself were speaking through you. So meron naman na, pastor, hindi yata ang magaling sa pagsasalita. Pero meron din iba na, do you have the gift of helping others? Oh yan. Parang tingin ko, hindi na natin kailangan maging magaling para tumulong pa sa ibang tao. And I would like to share to you na, alam mo yon, hindi mo na kailangan pang mag-aral para tumulong sa mga kapwa natin. Pag kailangan ng tulong, tumulong ka. Sabi rito, do it well, do it with all the strength and energy that God supplies. God's grace, strength of God for us to be effective. I would like to share to you a story, you know, sa aking buhay personal, no? Tanghaling tapat, kainitan, ano yun eh, pandemic na yun. It was last year. Habang fresh na fresh ka, kaligo mo lang, nagpa-plan ka ng mga gawin yung mga schedules mo, and then someone who bigla may nagpunta dito sa bahay. At sa pagpunta niya rito sa bahay, may kasama siyang yung kasama niya sa bahay, sabi niya, meron ka bang yung jumper? Kasi parang yung sasakyan niya ay na discharge, hindi na mag-start. Kailangan sana na ayon bumili ng groceries kasi pandemic, kailangan namin mag-stock. So sabi ko, wala eh. And then pagkatapos yun, parang nalungkot agad siya. And alam mo yun, nangungusap yung banal na espiritu. And as you serve God, ang gusto ng Panginoon, you serve others. Sabi ng espiritu na, tulungan mo yung tao na yan. Sabi ko naman, nakikipaglaban ako, Lord, wala akong jumper nung baterya. Pero sabi niya, hindi, tinuruan na kita nun eh. Marunong ka magpalit ng baterya. So kaya sinasabi, iniingi niya jumper ng baterya, yung wire po yung para makakonekta yung baterya ko sa baterya niya, hindi naaalisin, mag-start na yung kotse niya. Ngayon, sinasabi ng Espiritu sa akin, you help that person. Pakilala mo ko. Sabi ko, Lord, teka, napakainit ng tanghaling tapat eh. Papawisan na naman ako, Lord. Madudumihan na naman ako, kakaligo ko lang. Ito ba yan, Lord? But you know, the Holy Spirit wins. Sabi ko, bro, saglit. Although hindi ko nga kilala eh. Pero alam ko, kapitbahay namin. Sabi ko sa kanya, tara, ayusin natin yung sasakyan mo. Pagdating ko doon, ang ginawa ko, nakula akong jumper, ganito gawin natin. I offered him help. Ang mahirap po noon ay yung pagtanggal ng baterya niya. Tapos tatanggalin ko yung baterya ko, tapos yung baterya ko ililipat ko doon sa sasakyan niya. Grabe po yung dumi, yung init, yung nakayuko ka, madudumihan ka, papawisan ka. But all of those things, I give it all for the glory of God. Iniisip ko na lang, Lord, gagawin ko to. Paglilingkod ko to sa'yo. That moment, yung baterya kong mabigat, ang hirap tanggalin. Lipat ko dun sa sasakyan niya.
tuntuwa siya nung nag-start. Di niya alam eh. Tapos, oh, sige, palitan natin yung baterya mo para mag-charge. So, tuntuwa na siya. Sabi niya, wala rin siyang tools. Yung tools ko yung ginamit. Oh, sige bro, okay na. Thank you Lord. God bless. Laging thank you Lord. Mahal ka ng Panginoon bro. Ingat ka sa biyahe niya. Alis na siya. Eh, ako naman, ang hirap po. This time, nagkaroon ng problema. Yung aking terminal doon sa baterya, yung pinagkakabitan po noon, naputol. Sabi ko, Lord, ako na tumulong. Parang ako pa yung na-disgrasya. Diba? Parang ako na yung nag-offer ng help. Pero, ba't ganun ako pa yung sobrang nahirapan siya? Tuntuwa na siya doon, oh. Oh, ang saya-saya niya lang, nakapunta na siya doon sa kanyang pupuntahan. Samantalang ko dito, pawis ako. Naku po, alam nyo, mas matagal pa po yung pagkukumpuni ko nung nasira doon sa baterya ng sasakyan, sarili natin, kesa doon sa kanya. Mabilis yun sa kanya, mas nahihirapan pa rin ako. Naku, nahihirap po yung tools ko, yung ginawa ko na naman ng bagong wiring, kinabit ko, and then thank you Lord dahil naayos din. Pero ang point ko, sobra po ako nahirapan when it comes to doon sa sariling sasakyan kesa doon sa tinulungan natin. Sabi ko, Lord, di bale, sa'yo naman yun eh. And thank you lang, wala. I do not expect na magbibigay siya or something, wala. Basta tulong lang yun. Because I'm doing it. Because God has given me the strength and energy. Sinuplayan niya ako. Alam ko na kasi kung paano gawin yon. Ngayon, sa buhay natin, mga kapatid, alam mo na kung paano gawin ang isang bagay na yan. Maaring mahirap, maaring may sacrifice, you will give energy, effort, emotions. Pero alam mo, maaring kayo mapagod. Pero ang gusto ng Panginoon, gamitin mo yan. Para yung mga tao ay makaranas ng pag-ibig ng Diyos. Makita nila na kumikilos ang Diyos sa kanilang mga buhay. And for that moment, sabi ko, Lord, grabe. Ako na yung tumulong, akin pa yung baterya, ako pa yung nasiraan. Alam mo, nangusap ang banal na espiritu. Sabi ng Diyos ganito. And it also speaks to us. Ganyan na ako sa'yo. Actually, ikaw yung sira. Pero ginawa kita. Pero ako yung nahirapan para sa'yo. Isn't that true in our life? Tayo po yun eh, makasalanan. Wala po tayong pag-asa. Pero ang Diyos ipinadala yung kanyang anak. Siya po yung nahirapan para sa atin. Siya po yung naggawa at nag-ayos ng buhay natin. Pero siya po yung nasaktan. Siya yung ipinako sa krus. Siya po yung namatay. At ang sinasabi ng Panginoon ngayon sa atin, dahil niligtas kita, gusto ko maglingkot ka sa akin. And do you have the gift of helping others? Kaya mo bang tumulong sa iba? Do it with all the strength and energy that God supplies. Bibigyan ka ng Lord ng lakas. Maaring mapagod tayo, mahirapan tayo, maaring maubos ang ating oras. Ganon din naman ang ginawa ng Panginoon sa atin. He gave you time. He gave time to us. He gave His life for us. Ganun ang bilang paglilingkod natin sa Diyos. Maglingkod tayo sa ating kapwa. At ang sabi ng dito ng 1 Peter chapter 4, then everything you do will bring glory to God through Jesus Christ. All glory and power to Him forever and ever. Amen. Ito ang pinaka-importante sa pagtulong natin sa ating mga kapwa. Tumutulong tayo sa kapwa, hindi dahil gusto nating tayo ay maitaas, kundi ibabalik natin sa Diyos ang lahat ng kaluwalhatian, lahat ng kapurihan. Kapag nagpasalamat sa iyo, sabi mo sa kanya, thank you Jesus, thank you Lord, tulong yan ng Diyos, pinadala ng Diyos yan sa iyo, salamat sa Panginoon. You will give Him back the glory, honor, and praise. And alam niyo, habang ginagawa ko itong lesson, and I'm asking, Lord, ngayon pong panahon ng pandemya, can we still serve God and others? Ano po kami makapaglilingkod? Eh, nasa bahay kami, naka-lockdown kami. Maaaring natanong mo yon, tama ba? Online lang, pwede ba maglingkod online? Yes. If you've been saved by the Lord, if God has rescued you, if God has been good to you, kung ikaw pinagaling ka ng Panginoon, binigyan ka ng bagong buhay, pinatawad ka sa mga kasalanan mo, you can still serve God even in the midst of pandemic. Yung iba sa atin, iningatan tayo ng Panginoon. Yung iba sa inyo, na laro-araw kayong lumalabas hanggang ngayon, protektado ka ng Panginoon, hindi ka nagkakasakit. Yung iba sa inyo, dami yung mga taong nakakasalamuha, but the protection of God is on you. Hindi ka nagkakasakit. If God has protected you, if God has been good to you, if God has blessed you with many things in our life, kapatid, maglingkod tayo sa Panginoon. And paano, Pastor? We can still serve God even
in the midst of pandemic? Number one, we can serve God. Ngayon, na nanonood, nakikinig ka, pwede kang maglingkod kay Lord. Kahit na sa bahay ka lang. Wow, pwede? I can give God glory? Yes! Number one is sharing online. Mag-share ka ng Word of God. Dito sa ating Jesus Comfy page, marami po tayong mga pinopost dyan, mga posters, ang tawag doon yung mga SL. May mga devotions yun, mga parang araw-araw po yun ng mga devotions natin. And then, ipapas mo yun sa mga tao. Ipas mo yun sa mga mahal mo sa buhay. You can share the Word through online. Alam mo yun, Messenger, libre naman eh. Ganon din po itong OPM. You can share this to your loved ones, to your brothers and sisters. Tingin ka rito, kapag nag-share ka ng mga live videos natin, nag-share ka ng mga posters natin, yung mga snippets natin, yung maiksi na yon, kapatid, you are not serving men only, but you are serving God. Ah, yes. Gagawin ko yan. Mag-share ako. Yes. Sa church lang ba na ito? Hindi. Basta word ni Lord. Okay, marami po mga magagandang mga posters dyan. I-share natin. Let's share the Word of God sa mga walls natin, sa Facebook, through messengers. Let us share online. At sa pag-share natin online, nagiging part tayo ng kingdom ng Lord. Naglilingkod tayo sa Diyos. Amen? Sabihin mo lang, mag-share tayo online. Pangalawa, by praying online. We can pray for one another. Sa Bible sabi, let us pray for one another. Pray for the leaders. Pray for our government leaders. Ipanalangin po natin ang bawat isa. Mamaya po, magkakaroon tayo ng prayer. Sa end ng ating OPM, sabayan mo kami. Kahit naka-online ka lang, alam mo kapag nagpe-pray ka online, naglilingkod ka sa Diyos. Nagpe-pray ka para sa ibang tao, naglilingkod ka sa Lord. You pray for others. You pray for family members na may sakit, na naghihirap, nagkukulang, may mga kapansanan, alam mo, may mga hinaharap na mga problema, may mga pag-uusig, may mga kapighati ang nararamdaman, nagdadalamhati ang iba. Kapatid, you can pray for them. And as you pray for others, kapatid, you are serving God. Mag-pray tayo. Hindi lang yon, sharing online, praying online, and also encouraging online. Paano tayo makakapag-encourage ng ibang mga tao? Ganito po ang pwede nating gawin. There are many things that the Lord has given us itong technology na ito. Libre naman ang tawag sa messenger, tama ba? Libre naman ang pag-message. Yung bang pag magsisend ka ng mga message sa messenger, that's good. But you go to the next level. Kamusta ka? Kamustahin mo yung tao? Yung totoo, kamusta ka? Ano nangyari sa'yo? Kamusta ng magulang mo? Kamusta ng nanay mo? You encourage them and then you, if you know the reason, ano yung mga problema nila, mga pinagdadaanan nila, tatawag ako. Can I call? Para lang makapagkwentuhan tayo. And then after that, oh, kamusta ka na? Ganito ako eh. Ikaw, kamusta ka na? Ganyan. Alam niyo po, maraming tao ngayon kailangan ng makakausap. Maraming tao ngayon nangangailangan ng someone na makikinig sa kanila. Let us encourage people. And right now, the Lord is giving you names na mga tatawagan mo. The Lord right now is giving you names of these people in your life na kailangan ng tulong ng tao na ito. Holy Spirit, speak to these people. Tawagan mo sila pagkatapos ng OPM. Kamustahin mo sila. Tapos after ng inyong conversation. Kapatid, pwede ba kitang pag-pray? Pag-pray tayo. Anong gusto mong prayer request? That's the time that we encourage people online. Alam niyo po mga kapatid, kasi usually para bang ang nagiging ano na natin, lockdown, eh, manood na lang tayo ng TV. Mag-browse na lang tayo na mag-browse ng Facebook. Mas marami po tayong productive and magiging effective tayo bilang isang servant of God, believer, as a Christian, kung tayo po ay mag-reach out sa mga tao. Hindi ba mas maganda yon? Hindi ka nalalabas ng bahay para puntahan siya sa bahay? Isang message na lang. Kailangan mo lang gawin. Tawagan mo. Nandito lang ako, tinatawagan lang kita kasi pinaalala ka ni Lord sa akin. Gusto ko lang sabihin sa iyo na mahal ka ng Panginoon. Na gusto ko lang sabihin sa iyo na ano man yung pinagdadaanan mo, walang pagsubok na pinapahintulutan na higit sa ating mga kayanan. Lahat ng yan na pagdaanan ng mga tao, tapat ang Diyos. Tutulungan kanya, bibigyan kanya ng lakas para mapagtagumpayan mo yan. Alam niyo mga kapatid, through prayers, we can help people. We can encourage people.
Hindi lang, alam mo, yes, thank you Lord for messaging. Pero medyo mababaw yung message eh. Call, tawagan mo. Ikaw, nanonood, nakikinig. Yung nanay mo na hindi mo na nakakausap. Yung tatay mo na hindi na kayo nag-uusap. Kausapin mo, bitawan mo muna yung online games. Bitawan mo muna yung remote control. And talk to your loved ones. Encourage them. Alam ko, dumadaan tayo sa pandemic. Pero maraming salamat kasi nagpupuri ako sa Lord kasi buhay ka. Salamat kasi nakakausap kita. Alam mo yun, let us value time. Napakahalaga po ng oras sa ating lahat. And let us use it to encourage our family, to encourage our loved ones, to encourage people na mga nilagay ni Lord sa buhay natin, mga kapatid. Let us be productive with our technology. Libre na, oh! Isabihin na natin yung mga dapat nating sabihin. Magpasalamat na tayo sa mga dapat nating pagpasalamatan. Kapatid, kapag ginagawa mo yun, if you're doing that, kahit 2 persons every week, 2 people every week, gawin mo yun, tatawagan ko si ano, kakamustahin ko lang siya. Alam mo yun, mga kapatid, napakaganda nito. Let us encourage people online. You're not doing it for men. Bakit mo bakit tinawagan? Uy, na-touch naman ako, na-bless. Hindi ako yon, si Lord yon. Pinaparamdam ni Lord na hindi kanya nakakalimutan. Hindi kanya pababayaan. And I want you just to believe that God is with you and for you, and then you end in prayer. You share the word, okay? Hindi naman kailangan laging preaching agad eh. Kailangan lang minsan ng tao, ng someone na talagang makakaramdam siya ng someone na magke-care talaga sa kanya, nakakamustahin siya. And last, syempre, pinag-usapan natin to kahapon, sharing online. Share natin yung word, share natin yung OPM. Let's pray for others. We can still serve God in this pandemic. Encourage people online. Tawagan natin. Pang-apat, mga kapatid, giving online. Sa pagbibigay po natin, sabi sa Matthew chapter 10 verse 42, ang sino mang magbibigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa pinakahamak kong tagasunod ay tiyak na makakatanggap ng gantimpala. Sabi rito, isang basong tubig na malamig. Alam mo yun? Eh, alam mo yun, malamig, pinaghandaan niya yun eh, di ba? Alam mo, sa pagbibigay natin sa Panginoon, one time, I was watching sa Facebook kasi may mga free dyan na mga ano eh, nanonood ako ng paborito ko sa NBA, meron akong team doon. Naghahanap ako ng mga free streaming. So sa kanyang free NBA streaming, natuwa ako kasi sabi nun, barya lang po. Ano yung barya lang po? Tapos nakalagay yung GCash number niya. So nakakatawa kasi fina-flash niya po yung mga ano, ito nagbigay 10, ito 5, ito piso, ito 2, may mga ganun eh. And I believe that God is using GCash para makapagbigay tayo. Hindi naman nakakahiyang magbigay ng 100, 50, 20, alam mo mag-GCash ka, maghanap ka ng GCash. Basta kahit ano yung nilagay ni Lord sa puso mo at ano yung kakayahan mo, sabi niya hindi kanya ire-require ng kung ano yung wala ka. Binigyan ka ni Lord. Magbigay ka doon sa GCash natin at lahat yun pupunta doon sa ating Operation Bangon. Iniipon natin yun. Lahat ng yun, mga kapatid, iipunin natin para sa Operation Bangon. We pray for property. Tama, simula pa lang, mag-ipon na tayo. Sabi dito, isang basong tubig. Mag-deposit ka doon, mag-send ka doon through GCash. And as you give online, mga kapatid, sabi rito, ang sino mang magbibigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa pinakahamak kong tagasunod. Listen. Tiyak na makakatanggap ng gantimpala. Tiyak na makakatanggap ng gantimpala. Lahat ng binibigay mo para sa Panginoon, dito sa GCash number na yan, 0939-935-9962. Kasi pag magsasend ka ng GCash, may amount. Huwag kang mahiya. Lagay mo yung amount na nilagay ni Lord sa'yo. And then, lagay mo Operation Bangon. Lahat ng yung pupunta yon sa ating Operation Bangon. And Pastor, bakit ko gagawin to? As we follow Christ, sharing online, encouraging people, praying, GCash, bakit ko gagawin? Why would I do these things? Because I believe as we follow Christ, as we say that we are disciples of Jesus, we must live like Jesus. Magbuhay tayo gaya ni Jesus. Anong sabi niya sa Mark 10:45? Sapagkat kahit ako na anak ng tao ay naparito sa mundo, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at magbigay ng aking buhay para matubos ang maraming tao.
Kapatid, si Jesus, dumating siya para mag-serve. And as we follow Jesus, ang gusto niya, mag-serve din tayo. Amen? Join us in a word of prayer. Let's close our eyes. Panginoon, we praise you. We thank you. Hindi po sayang ang aming mga buhay sapagkat tinubos mo ng malaking halaga. And Lord, right now, wala pa kami sa langit. Hindi pa namin kasama. Right here, we are living. Nasa mundo pa kami because we have an assignment. Meron pa kaming mission. Meron pa pang gustong ipagawa sa amin. You want us to serve you habang nabubuhay kami dito. And through that, our life will have true meaning. Mararanasan namin ang tunay na kahulugan ng buhay. Lalo namin makikilala ang aming tagapagligtas. Magkakaroon kami lalo of a deeper sense of deeper meaning of life and purpose. Malalaman namin ang kahulugan ng buhay. Panginoon, marami sa amin nagsayang ng oras sa mga bagay na walang kabuluhan, sa mga bagay na nawawala, sa mga bagay na hindi magtatagal. Panginoon, patawarin mo po kami. And right now, Lord, we are making a decision to serve you. But before we can serve you, Father, we must be part first of your kingdom. Hindi kami makakapaglingkod sa iyo kung hindi kami kabilang sa iyong kaharian. At salamat po, Panginoon, sapagkat pinadala mo na ang daan, ang tanging daan, ang buhay at katotohanan. At kung tatanggapin namin siya sa buhay namin, kami tatawagin mo mga anak. At dito na nagsisimula na lahat ng paglilingkod namin hindi masasayang. Tulungan niyo po kami magpakumbaba sa iyong harapan. If you're listening and watching tonight, and if you're that person, you're saying, I want to serve God. Kapatid, unang-una, kailangan mong gawin, isuko mo yung sarili mo sa Panginoon. At ang kanyang grasya, ibibigay niya sa iyo para makapaglingkod ka. Maging magaling ka sa paglilingkod mo sa Diyos. And in this prayer, galing sa puso mo, sabayan mo ako kapatid kung ikaw yun. Bigkasin ng iyong bibig, sabihin mo, Panginoong Jesus, patawarin niyo po ako. Isa akong makasalanan. Panginoon, hindi po ako karapat-dapat. Lumalapit po ako sa iyong harapan. Pinagsisisihan ko na po ang lahat. Binubuksan ko po yung puso ko. Tinatanggap kita sa buhay ko bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa pagtanggap mo sa akin. Salamat sa pagpapatawad at sa buhay na walang hanggan. Tinatanggap ko po, Lord, ang iyong grasya upang ako'y maglingkod sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa banal na Espiritu. Tinatanggap ko. Tulungan niyo po akong maging magaling sa paglilingkod. At maluluwalhati ang iyong pangalan. Salamat po, Lord. Tinataas ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Praise the Lord. Kapatid, if you pray that prayer with us, we believe pinatawad ka na ni Lord sa mga kasalanan. We believe God has accepted you in His kingdom. Yung pangalan mo nakasulat na sa langit. Pero nandito ka pa eh. Wala ka pa sa langit. At meron kang mission. And one of that mission is for us to serve God. Kaya yung ating church, ang pangalan niya, Jesus Christ, our Messiah Fellowship International, sinners, tayo yun, saved, niligtas, to serve the Savior. Niligtas ka ng Panginoon para maglingkod tayo sa Kanya. Ngayon, dun sa paglilingkod natin, sharing online, encouraging, praying, giving online, right now, the good news is God has blessed you. God has blessed you with grace para magawa mo ito. At kung nagagawa mo naman ito, magpatuloy ka. Patuloy kang mag-invest. Nag-iipong ka ng kayamanan mo sa langit. At darating yung panahon, bibigay sa iyo ni Lord lahat ng reward. Bibigay ng Panginoon ng gantimpala sa mga tapat na naglilingkod sa Kanya. Amen? Salamat sa Panginoon. Salamat sa Diyos sa pagpapatawad niya sa buhay mo. Bagong simula, binibigyan niya ngayong gabi. But before we end, let us pray. Ito na yung praying online. Sa inyong mga tahanan, may mga kakilala kayo na naghihirap, nakakaranas ng mga pagsubok, nawalan ng trabaho, may sakit. Let us pray for these people. Mga katrabaho mo na nag-share sa iyo ng mga problema, hindi yun aksidente.
God wants you to serve Him and by serving others. Let's pray for these people. Let's pray for government. Let's pray for our families. Amen? Sabayan mo kami sa panalangin. Because may mga pangalan nila. Mga may problema sa buhay mag-asawa. May mga problema sa pinansyal. Bigkasin mo itong mga tao na ito. Alam mga pangalan. Close your eyes and bow our heads one more time. Panginoon, Diyos na mapagbigay, mapagmahal. Hindi maramo, tapat sa iyong salita, masagana kong magbigay. Pinupuri ka namin. Karapat dapat kang purihin magpakailanman sa iyong kadakilaan, ang kapangyarihan, ang kapurihan. Sa iyo lamang. Sa iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Panginoon, humihiling kami sa iyo mapagpalang trono. Sa aming pong paglilingkod sa iyo, Lord, right now, humihiling para sa mga tao na ito. Lord, sa mga tao na wala ng trabaho at naghihirap, God, ikaw po mag-provide sa kanila. Sa kanilang paglapit sa iyo, isupply ang kanilang mga pangangailangan. Magbukas ng mga bagong pintuan sa mga bagong trabaho. Panginoon, salamat po sa aming mga government leaders. Bigyan niyo pa po sila ng mas marami pang karunungan na nanggagaling sa iyo. Kaalaman at pangunawa sa mga tamang desisyon na kanilang gagawin. Tulungan niyo po, Lord, ang bansang Pilipinas. Pagpalain niyo ang mga leaders namin. Maraming salamat, ganoon din yung mga health workers, mga frontliners. Continue to protect them with the power of the blood of Jesus. Lord, sa kanilang paglilingkod, ingatan niyo po sila, hindi mahawa ng virus, maging ang kanilang mga pamilya, proteksyonan. Salamat po, Panginoon. Mapagtatagumpayan namin ang lahat ng bagay sapagkat kasama ka namin. Panginoon, tinataas namin mga kapatid, kamag-anak, kapamilya na mayroong karamdaman. Mga nasa quarantine facility, nasa hotel, nilagay ka dyan or nasa isa kang lugar na malayo. Right now, dahil ikaw ay nag-positive sa COVID, you need God, you need the healer. In Jesus' name, I speak life into your bodies. God is breathing life into you. Sa mga nahihirapang huminga, God is giving you air. In Jesus' name, is clearing the pathways sa iyong baga. In Jesus' name, inaalis ang lahat ng pneumonia, ang COVID-19, ang mga bacteria, virus, at lahat ng sakit maging cancer. Inaalis ng Panginoon. Mga bukol na tumubo, nalulusaw, pinapalayas namin sa pangalan ni Jesus. Receive healing. Receive healing. And you're a person who is always in pain. Lagi kang may sakit. Let the sustaining grace of God give you ease dun sa mga nararamdaman mong sakit. Comfort. Inaalis ng Panginoon yung sakit. Ikaw ay nagiging laging matatakotin, puno ng pag-aalala, nangangamba ka na. Jesus name, God is giving you peace. Ikaw lagi kang nagtatrabaho, umaalis, marami kang tao nakakasalamuha. I pray for you. I pray for you that the blood of Jesus will cover you. Iiwanan mo ang virus sa labas, hindi mo dadalhin sa loob ng iyong tahanan. God is cleansing you, is clearing you from virus, is healing you from this virus COVID-19 in the name of Jesus. Every knee shall bow and this COVID-19 will bow in the name of Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, tinatanggap namin ang mga kapatid namin na tupang ligaw, mga kamag-anak, kapamilya. Lord, as we share to them the word, buksan niyo po yung puso nila. Yung mga matitigas sa puso, basagin para maitanim ang salita ng Diyos. Lord, iligtas niyo po kami at ang aming buong sambahayan. Ang mga tao na ito na hindi pa naliligtas, Panginoon, pihitin mo po ang kanilang mga puso patungo sa iyo, Panginoon. Maraming salamat sa kaligtasan ng aming buong sambahayan. We pray for this church, for our brothers and sisters, sa mga nanonood, nakikinig ngayon. Lord, I pray for your mighty power to move in our lives. We pray for your grace, Lord God, na makapaglingkod kami, makapag-share kami online, hindi namin makalimutan ang pagbabahagi online, makapag-pray kami online, ganun din, makapag-encourage kami sa mga pangalan na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. And Lord, also bless us so we can also give online. And Lord, we are receiving every blessing, we're receiving every reward in the mighty name of Jesus. If you receive it, amen, amen, amen. Praise the Lord, hallelujah. We receive it in Jesus' name. Salamat sa Panginoon kung sumubay ka sa panalangin natin. We believe God hears our prayers. Kailangan mo lang itong tanggapin. Maniwala ka. Receive that you are healed. Receive for a new job opening. Receive for God's provision, supply in your life. Receive restoration in your marriage. God is good. He's great. He's giving.
Kaya tanggapin mo, maniwala ka, at higit sa lahat, maghintay tayo sa ating Panginoon. Praise the Lord. Thank you for joining us on our digital evangelism. Sa mga nag-share ng live video, salamat sa paglilingkod mo sa Lord. Paglilingkod ko sa Panginoon. Kaya mo yan sinishare. Kaya mo sila tinatag. Amen. Salamat. Actually, ikaw na nanonood ka ngayon. God is touching your heart. You're doing it all for the glory of God. Kaya kung tinanggap mo ang Panginoon, sabay-sabay tayo. Tinanggap ka niya bilang anak. Sabay-sabay. I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it. I receive it. In Jesus' name, amen, amen. Sigaw mo, power is in you, Messiah. Si Jesus Christ yun, King of Kings and the Lord of Lords. Thank you for joining us on our OPM Live the Live Deals with Jesus Coffee Church, Mondays to Friday, 7 p.m. hanggang 8 p.m. Ako po si Pastor Roban. Bukas, ini-invite namin kayo sa ating online kids church, yung mga anak ninyo. Paglilingkod yan sa Lord. Alas 10 po yan ng umaga, Sabado. Pagdating ng hapon, sama-sama tayo magpuri sa Panginoon sa ating Zamba. God has prepared a wonderful blessing word from the Lord to our sister Belle. Ayan, praise the Lord sa ating Zamba bukas yan. Pagdating ng Sunday, wala pong OPM. Walang alas 7. Alas 10 po tayo ng umaga pag Sunday. Kaya abangan nyo yung ating online Sunday service. Alright? Salamat sa Diyos sa buhay ng bawat isa. Thank you for finishing the Grace series. Continue to pray for us and our family para sa magandang mensahe. Timely word para sa darating na linggo. God bless you. Have a great night. See you again.